mayroong napipintong magbalik na inaabangan ng marami. Siya ang nag-iisang Iron Mike Tyson. Ang tanong ng marami ay kailan? Matutuloy kaya? Pero ang talong ng ilang nakalakihan na at tinignang talagang bilang idol ang nag-iisang Iron Mike Tyson ay kaya pa ba ni Iron Mike na magpakabakal dito sa nalalapit niyang laban? Mga kaibigan, ang tinutukoy ko po ay ang nalalapit na boxing match ng vlogger extraordinaire na talaga namang limpak-limpak, milyon-milyong dolyares kukumita ng pera, si Jake Paul, laban legend ng heavyweight boxing, si Iron Mike Tyson. Ito po si Gilvan, samahan niyo po ako sa isa pong edisyon ng Pondering Sports. Talakayin natin ang napipintong laban na ito. Na-excite ba kayo sa laban na ito? O kaya naman nag-aalala? So pag-usapan natin ang mga bagay-bagay, ang mga facts dito sa dalawang fighters na ito. Pag-usapan din natin ang pag-aanalisa sa mga nakaraang laban at ang maaaring posibilidad na mangyari kung talagang matuloy nga ang laban na ito. Magsimula tayo sa record ng mga boxers na pag-usapan natin ngayon. Unahin na natin ang The Problem Child, si Jake Paul. Ayon sa BoxRec, si Jake Paul ay 27 years old. At siya ay may height na 6'1". Meron pa lamang siyang 10 laban kung saan ay meron siyang 7 knockout dito. So matatandaan natin ang mga notable fights niya sapagkat talagang magaling mag-promote ang batang to. Ang huli niyang laban ay sa kapatid ni Tyson Fury kung saan siya nga ay nagpakita ng impresibong laban. Hindi siya nanalo doon pero hindi mo maitatanggi kung ikaw ay isang boxing fan. Nakita mo yung laban na yun, gusto mo ng rematch. Yan. So yan ang mga facts about kay Jake Paul. Tumungo naman tayo sa isa pang boxer pag-usapan natin ngayon. Siyempre, ang nag-iisang Iron Mike Tyson. Ang height ni Iron Mike Tyson ay 5'10". So hindi siya kalaking ang heavyweight and isa nga siya sa maliliit na heavyweight. Pero matindi yan, napakatindi. Meron siyang 50 laban kung saan 44 doon sa laban na yun ay knockout. Ganyang kalakas sumuntok ang isang Mike Tyson. Maraming mga notable na laban si Iron Mike. Ilan dito ay ang kay Bruno, kay Donovan, Holmes, kung saan nandoon si Muhammad Ali. Yung sinabi ni Ali na inakot mo tong lokong to para sa akin. And which Mike Tyson did. Kasi you know, Mike Tyson, his idol is Muhammad Ali. Kay Michael Spinks at kay Tucker. Yan ang mga notable fights niya. Besides the fact that he is the youngest heavyweight. Ang edad naman ni Mike Tyson ay 58 years old. Yeah, so napakalaking differences, ano? Between 27 and 58 years old and maglalaban. So, yan ang mga facts ng ating mga fighters na ina-analyze natin ngayong gabing ito. Alam niyo mga kababayan, mga boxing fans, no? And of course, mga fathers dyan, ano? Alam niyo na napakakulay ng naging press conference itong paparating na laban na ito. Siyempre, we're talking about Jake Paul. Eh, talagang makulay yan, mga publicity niyan. No, the fact is, if you're fighting with someone really popular, pag kalaban mo yung talagang sikat, eh, medyo konting promotion na lang yan. Eh. Pero talagang hindi maiwasan na all eyes are really watching that event. And maraming notable parts yung press conference na yan. Unang-una, when Mike Tyson really got angry, ano, nagalit na, may kumulo yung dugo ni Mike Tyson doon sa tanong na isang female reporter. The reporter said, ang daming duda sa laban na ito dahil sa iyong edad. No? Marami daw yung medyo against, ano,
And sabi ni Mike Tyson, sino? Sino ang against? Sila ba? Sila ba ang against? I am not seeing any person na against sa laban na to. So, name a person na ayaw dito ng laban na to. Ayan. So, talagang sinupalpal ni Iron Mike yung reporter. Pero of course, mamaya, sa pag-analyze natin, we can see that valid fear naman, no? Ng ilang mga tao, maraming tao din. Now, another highlight ng event na yan, ay tinawag si Mike Tyson na, nung nag-interview, he said, you were once the most hated man. And Mike Tyson is napatingin, oh, okay. Right? So, pero nowadays, if we think about this, ano, ang kalaban niya ay talagang ano, makulit. Ano, marami ding inis dito kay Jake Paul, the problem child. And that's how he market himself. No? Parang ala Floyd Mayweather pero makabagong version. Eh, no? Yeah, so, he is being seen as the antagonist here, kalaban. Yeah, so, kaya nga, isang part dito sa press ko na natawa ko, ay eh, yung sabi niya, kayo, in New York, mga ano kayo, nagbura siya, no? And then nag-bad fingers na yun siya. Sabi niya, para kayo si Mike, ano? 20 years ago, magaling kayo, pero ngayon, wala kayong kwenta. So, nagalit yung mga tao, lalang sigaw, ano? Tuwan-tuwa naman si Jake Paul deep inside, it's for show. No? For show yan, para mas maraming bumili ng tao at maraming gusto makita ng matalo siya, ano, ni Mike Tyson. Alam niyo po mga boxing fans, ang isang selling point ng paparating na laban na ito, itong November 15 na fight between Tyson and Paul, ay yung narrative, ano, yung istorya. Para sa marami, ano, lalo na sa mga classic fans ng boxing, for Tyson to beat Paul, humabugbog ni Tyson si Paul. Kagaya nga nung prediction ni, yung isang, I think si Lewis, si Lennox Lewis, ano, naggawa siya ng isang simulation ng laban. Kung batang Tyson ang mag-a-appear ng first round, second round, kahit pa third round, napaka-delikado nito pag nahuli si Paul ng isang hook, ano, o kaya isang straight. Ano, alam niyo si Tyson, eh, gumagalaw yan. Eh. Parang Dempsey Roland dating yan. Eh, no? And then, biglang nga susuntok na malakas. So, pag nahuli si Paul ng isang ganon sa early rounds, talagang bagsak, tulog. No? Knockdown. Yan yung prediction eh. And ang narrative niyan ay marami sa mga classic boxing fans, gusto nilang tapusin na tong kalokohan, tong sobrang clout sa boxing. Kumbaga yung sobrang show, I mean, hindi naman mga boxers pero nakakakuha ng laban na mas malaki pa ang kita sa mga boxers talagang nagsimula sa baba, nagihirap talaga. You know, bago maging kilala ang isang kampiyon, dadaan niya sa napakaraming laban. Pero with these new stars, ano, na biglang nagboxing, ano, kagaya na nga nitong itong Paul brothers na to, gaya nila Jake Paul, eh talagang may narrative na gustong talunin talaga na ipatalo yung mga yan sa isang kamay ng isang boxer. I mean, kung matalo ni, nung last laban, si Fury versus Paul, maraming kampirin kay Fury, ano, na sige, talunin mo yan. Kasi yan ay mga fake boxers naman. Yan. So, kung magagawa doon ni Tyson na talunin to si Fury, lalo si Sika sa Tyson, in the name of boxing, classic boxing, talunin to. Pero alam natin mga boxing fans na Tyson is one of those who are open-minded, ano. These are new times, ano. Ito ang mga sikat, malaking tulong din ang income na kikitain ng mga sa mga ganitong superstars ng boxing. Ayan ang paniniwala ni Tyson eh. Ano? Sinabi niya sa one of his podcasts. So hindi siya against kay Paul na ano. So itong narrative na to medyo ano na yan kay Tyson. I think ano, medyo hindi siya manggagaling. Ano, so, tungo na tayo dito sa ating pag-analyze, no? Ito na. So, I would like to start with some people, no? Siyempre, yung mga talagang alam na alam ang boxing, no? Let's start first with the Atlas na nakasama ni Mike. So, para kay Atlas, medyo mas matindi daw yung mawawala kay Paul.
pag natalo siya ni Mike Tyson. Gawa nga nung yung narrative na ano, na yung mga hindi talaga boxers, talunin ng totoong boxers para bumalik ang glory ng boxing, na pure boxing, na walang clout, walang gimmicks. So, yan ang para kay Atlas. So, matindi daw ang matatalo kay Paul kung matalo talaga siya ni Tyson. Yan. Pero I beg to differ on that. Ano? Alam niyo mga kababayan, mga boxing fans, mga fathers dyan na mahilig sa boxing, ano, belated happy Father's Day. Sa ating mga daddy, you know, mga ama. You know what? $40 million, you know, isa sa isang article, ano, nakita ko, yan ang target na kitain ni Jake Paul. And si Mike Tyson man, $20 million. And I really feel mas malaki pa ang income na mag-generate niyan. So, ano ang talo doon, ano? I mean, ano ang talo doon? Para kay Paul. So, that's a huge amount of money. And legacy ba? Well, I think this guy is not fighting for legacy. Hindi siya lumalaman sa legacy. He's proud na he's just a person below 30 years old. Wala pa ang 40. And he's earning million of dollars. How many people ang makakagawa? Ilan tao ang makakagawa niya na sa batang edad, million-million dolyares ang kinikita mo? Ano yan? Likes of Ryan Garcia and some Paul brothers. Talagang yan ang modern, ano? Modern na businessman, boxers, vloggers. Yan. So I disagree with, ano, with Teddy Atlas, ano? Yan. And delikado daw si Tyson pag later rounds and then lumaban talaga si Paul, ano? Yung at a distance, pagudin mo muna itong old Mike Tyson and then saka mo banata ng pagdating round 6, round 7. Ingat ka lang dahil malakas talaga yung suntok niya. O takbo-takbo ka lang. So, yan daw ang mga nakita, no? Na kadelikatuhan. Now, regarding with most fighters, ano? Of course, Mike Tyson yan. Ano? Pacquiao, Cecil Ortiz, mga in-interview yung mga yan. Of course, Mike Tyson all the way, no? Early rounds. So, all Mike to do is to catch this guy at the early round. And with Jake Paul, all he got to do is really to avoid, you know, Mike Tyson. So, ito ang unang perspective, you know. Paano kung totoong laban? So, I think I'm gonna settle with Jake Paul winning kung he will keep at a distance and papagudin itong old Mike Tyson. Now, pero once Mike Tyson got him, maybe in the early round, or kahit nga even late round with a solid punch, delikado siya. Now remember, Paul is not that Paul. Kumpara kay McBride, yung isang nakatalo kay Mike Tyson, na napakalaki Irish yan. And marunong talaga sa boxing, ano? Wherein I saw Mike Tyson giving all, his all. Mga suntok niya, solid, pero nagtetake ng malaking guy, ano? Paul is not that skilled, ano? He is not totally ignorant, ano? Hindi siya ignorante sa boxing, pero kumpara sa skills talagang kulang siya. So, I think the hope is really later rounds, ano? Makukuha niya sa Tyson kung talagang laban ang mangyayari. Yan, tutungo tayo sa another perspective. Ang perspective nito ay pinagbasihan ko rin si Robert Garcia, isang Hall of Famer trainer din ng boxing, ano? Yan, sabi ni Robert Garcia, tayo, mahilig tayo sa, ano eh, sa wrestling, ano? And alam natin, scripted yan, he said, ano? And binibili rin yan, pay-per-view, ano? Doon sa Amerika, ano? And kahit dito sa Pinas, pinapanood natin. And we all go crazy over this scripted. And Robert has an assumption na maaring tong laban ni Paul and Tyson is a fight between friends. Businessman, no? Like, maaring at a certain place, they are rehearsing it, parang Rocky Balboa, ang laban, no? Dito ko susuntok, dito ko aarte na ganito. I mean, real suntok tong mga to, pero I mean, calculated then in a way. Siyempre, calculated, ano? Remember the Roy Jones fight. Ano, Tyson really was calculating that fight, ano?
kung sinuntok niya si Roy Jones ng totoong suntok, bagsak yun. Now remember, Roy Jones, of course, he is also a legend in his own right, ano? Siyempre, Roy Jones yan. Pero, we're talking about heavyweight and really conditioned Tyson. Mas conditioned si Tyson yung laban niya yung pandemic. With Roy Jones, check niya yung laban niya, you know? So you can see a glimpse of Tyson kung ano maaaring galaw niya. Now, tung kay Robert Garcia, he was saying, yeah, maaaring rehearse ang laban, maaaring pinag-usapan. And at the end of the day, it's all about money. About entertainment din, and it's all about money. And as, panonori mo ba yung laban na yun? Robert Garcia asked, syempre naman, for entertainment, I'm gonna watch that. You know, it was Mike Tyson and Jake Paul. So, two very interesting people sa ating times, you know. And Tyson, super interesting, you know. So, yan ang dalawang perspective, paano kung ito ay maging totoong laban, you know. So, I mean, distance na kailangan gamitin ni Paul, pagudin yung old Tyson. Pero once young Tyson appeared, ano, posible pa rin yan, ano, in the early rounds, or a tactician Tyson appeared in the late rounds, and he caught Jake Paul na hindi ganun kalaki, 6'1". Tyson fought with bigger opponents. Eh, kaya niya rin talunin si Paul. First perspective. Second perspective, the Robert Garcia opinion, maaaring rehearse ang laban. And I have a strong inclination on that one. And at the end of the day, I feel these two are friends, you know? So, posibilidad talaga yan. We're gonna see something really entertainment, pero something really calculated. No? So, dalawang perspective. We're not saying na ito ang mangyayari, pero we're just simply analyzing it, basing it from knowledgeable people, and of course, thinking on our own then. So, kayo mag-isip din kayo, ano? Kung anong perception nyo dito sa paparating na laban na ito. Now, there's a third perspective na naisip ko. I am really referring to the Holyfield fight, ano, with a certain guy, you know, na tinutuo yung laban, you know? I mean, Holyfield seems to be fighting for an exhibition. Exhibition lang ang galaw ni Holyfield. Pero tinutuo talaga nung batang nakalaban niya. And at the end, we are so sad to see Evander Holyfield down on the canvas, you know? I think dalawang beses siya. So what if Paul comes to the fight with an intention to really hurt Tyson? Ano, yung talaga inakdo niya. And something got into him na it's my all chance to defeat old Tyson. So that's a perspective and he might win on that. Maaring manalo si Paul doon. Gawa ng kabataan niya, ano? Yung strength ng kabataan, ano? And of course, sabi nga ng marami, sa lahat ng bagay, ang mahirap talunin yung father times. No? Yung pagiging matanda na. So these are the three perspectives that I'm laying down for everyone. No? Di dati pa-finalize na mananalo si Paul, mananalo si Tyson. So, yan ang mga perspectives. Kaya pa kaya ni Mike Tyson? Yan yung tanong natin. And sagot ni Mike Tyson ay kaya niya. No? It's something that makes him live again. Mabuhay muli, ano? Parang pelikula nung Rocky Balboa na there's something in the basement, ano? That needs to be out, ano? May nakatago doon sa loob niya na kailangan ilabas, ano? To feel alive again. And with that point, I will buy Mike Tyson's point of view, you know. As a person, I will respect him. This is me, you know. I will respect him kung yun ang gusto niya. Deep inside, I'm really very worried, you know. Nagawa nga ng father times. Pero, that's the free choice, you know. Free choice siya ng individual. 58 years old can really be old. That's almost 60, you know. Pero if you're on top shape, you know, and this will be a 2-minute, 8-round, there is still a chance, you know.
kind of cruel para sa iba, pero coming from him, Tyson, ano, is something that makes him alive, ano. Financially, I feel okay naman si Mike, ano, kumikita siya, pero definitely, this would mean really huge amount of money para rin na rin sa kanya. And, yeah, alam niyo mga kababayan, mga boxing fans, ano, I also am hoping na tama yung ano yung pangalawa. Yung pangalawa kung ano, iniisip na yung perspective na this could be a rehearsed fight, ano? Yung pinagkasundoong laban. We will all still be entertained, ano? Gusto mo bang makita si Mike Tyson na talagang nagulpe at talagang napinsala? Kung yung una ang mangyari. Or gusto mo bang si Jake Paul din naman talaga ay mapinsala ng todo? Well, some people may say, well, they sign up for that. Ano? Okay lang, ay gusto nila yan. Pero with me, I can't. So I think I'm gonna go for ano, yung number two. Na yung kay Robert Garcia na there's a possibility na this is like an exhibition fight. Ano? Friendly fight. Na well-rehearsed, well-scripted. Parang wrestling, ano. Ayan, so, I feel dyan po tayo matatapos ngayon sa ating pag-vlog dito sa Ponderings Sports Vlog. Maraming salamat po sa pakikinig. And always remember na once we, na unboxing ay parang life talaga yan, no? And naririto lang ang Ponderings sa pag-analyze and maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa akin. Ito po si Gilvan, hanggang sa muli. And siyempre po, supportan po natin ang ating channel para po tayo magtuloy-tuloy dito sa ating ginagawang Ogo Vlogs Sports. Maraming salamat muli and God bless everyone.